Julius Babao unplugged. Julius Babao. Julius Babao unplugged. Julius Babao unplugged. Hi guys, masaya tayo ngayon dahil binisita tayo ng mga OEM vloggers. Oy, thank you guys ha. Introduce yourselves, ang tabi nyo eh, hindi ko kayo maisa-isa eh. Marjorie V po, subscribe po sa tabi ko. Support OEM vlogger and sneaker vlogger. Sa mga panood ng video na to, yung mga solid herb ko dyan, subscribe din kayo kay Sir Julius. At syempre, sa mga hindi ko pa subscribers, Kenty Marugues, nag-iisang herb yan. Gang! What's up mga idol? Kamusta kayo? Isang magandang araw sa inyo, isang masayang araw sa inyo lahat. At isang masayang araw sa lahat ng nandito lahat ng sticker vlogger, OEM vlogger, sa lahat ng vlogger sa Pilipinas. Shoutout sa inyo, especially Big Boy Jeng. See you soon boss. Wilmar Reyes nga po pala, OEM vlogger. Yo, Carvey TV nga pala. Yun, sa mga hindi ko pa kakilala dyan at hindi pa nakakilala sa akin. Yun, support OEM vlogger at Filipino vlogger mga ko. So, no hate, just love lang tayo dyan. Yeah, syempre, yun, sa mga hindi nakakilala ngayon, yun, Carvey TV, yun. First merch natin, subscribe sa channel natin mga kapsyon. What's up sa inyo mga papi? Kamusta kayo? Sa lahat ng papi ko na makakanood sa vlog ni Sir Julius Babao, subscribe niyo si Sir Julius Babao. And sa lahat ng subscribers naman ni Sir Julius Babao, pasuportahan lahat ng mga OEM vlogger. Yes! And sticker, and sticker vlogger. And sticker vlogger. And syempre, subscribe kayo sa channel ko. Ayan! James Tappel. So, pang giveaway lang talaga ngayong birthday ko. Subscribe kayo sa channel ko. Thank you. Si Rai naman ito, lagi natin Rai, kasama. Rai! Rai! Makeup vlogger. They don't make sneaker vlogger din ako. Medyo bago lang ito mga idol to na una sa akin. So, nandito ako to learn things from them. Yes. Thank you. Stay humble. Ako din po parang ganun din. Observer na. Pero meron na rin po akong channel, One Jing Story. Pag-search ko yung Hoop Street sa Facebook. What's up sa inyo mga posy? Ayan, so ako nga pala si Kenny G. Ayan, sa mga posy ko na makakapanood nitong vlog na to, please make sure na nakasubscribe kayo kay Sir Julius Babao kasi road to 100K na si Sir Julius Babao. At please support lang lagi sa mga local YouTubers. Katulad ng mga OEM, lahat ukay, outlet. Supporta lang tayo lahat. Ang mga pina-vlog nyo ay yung mga fake na mga sneakers. Yes, aminado po kami doon na fake sneakers. So kami nanloloko, fake po talaga yung fake pina-vlog lang. Bakit fake sneakers ang pina-vlog nyo? Kasi as college student, as student, yung mga fake na sneakers lang yung afford kong bilhin. Kaya ako, as individual na tao na gustong tumulong sa mga kagaya ko na hindi abot yung mga price ng original, gusto kong tumulong at katulad nyo ako na walang pambili ng original. So meron sa ating sumasalon na OEM na replica class A na pwedeng panggamit pang araw-araw. Hindi naman namin sinasabi na lahat ng tao kailangan bumili ng fake. Lagi namin sinasabi na kapag may pera ka na pang original, mag-original ka. Huwag kang bumili ng fake kapag may pera ka na pang original. Oo, kasi sila rin, ang dream din syempre nila ay makabili din sila ng mga legit na sneakers sa balang araw. Bali yung UA po talaga, may tinatawag po silang 98%ers. Yun po talaga yung halos kopyang-kopya po talaga. Yun po, base po sa nakita nyo. Pero yung mga OEM Travis Scott, Air Force One. Isipin nyo ha guys ha, kalalabas lang 2 days ago, meron na siya. Oh. Congrats! Authorized lang po yan ha. Sad to say, meron na siya. Walang hassle sa raffle. Walang raffle yan. Bali sir, siya po. Siya po talaga yung sa card ni Mark. Halimbawa po yung mga resellers sa atin, sa kanya po talaga nakakuha dati. Kasi po, ang puntahan po talaga ng mga resellers sa OEM is card ni Mark talaga. Sinasabi lang po nila na mababa yung quality ron kasi po kung mga buyer po syempre po pupunta ron sa Altimar. So ang mangyayari, binago po nila, nilagyan nila ng OEM mall pull out, kanya-kanyang panluloko na po talaga para lang mataas yung price. Kasi po kung sasabihin lang na replica, yung price niya is magre-range lang sa 1.5 to 1.7, pero pag sinabi ko po yan OEM, 2.5 to 3k na po yan. Solid po ito. Oo nga, hindi na po yung details guys, no? Parang kabuka nung buring. Ito, Mercado. Wow. Ito. Jordan 1, Travis Scott po.
Shoutout din sa ano sa Metro Mercado PH and galing sa kanila to. At ito talaga yung unauthorized pair. Mamaya gawin natin ang review. Ito po, katulad niyan, guwapings, tatuan, malakas dating, isoy. Pag nagsuot po ng ganyan yan, naku, yayabangin yan, ay yayamanin pala. Oo nga eh. Ganun po na. Hindi, ano ko lang din sir, tanggalin ko na. Ayun, sorry. Sige. Shoutout nga pala sa sponsor ko, Shoeboxes, para sa... Mga sponsor na kayo, ha? Na pair ng Air Jordan ng Low Travis ka. So, bali ito naman, sir. Nakakita ka na rin ng ano, digit niyan. Yes po. Actually, meron talaga mga differences pagdating sa materials. Meron kang mapapansin talaga kasi yung suede niya talaga is hindi pa ganun talaga ka-suede. Less hair pa rin po yung itong suede na to. Hindi siya ganun katulad pa. At kung mapapansin mo, guys, ito, yung Cactus Jack niya na logo medyo nasa side kasi. Ang dapat na logo talaga ng Cactus Jack dyan is medyo dito nasa gitna. Ayan. At Meron akong legit pair niya kung compare natin, so, ha? At ito po, medyo makintab siya. Kasi sa legit pair na Travis Scott, medyo faded kasi siya. Sa UA, medyo makintab siya. Ayan. So talaga sinasadya nila na hindi pareho-pareho? Opo, hindi po talaga nila to totally kinokopya talaga. Kasi nga, mapapalusyot sa US. Mahalo talaga siya sa mga legit. Although, sa US, nalulusot na rin siya kahit sa mga sneaker con. Lumulusot na rin siya. Pero pagka mga sneakerheads katulad sa US talaga, na-identify pa rin talaga nila na legit or fake yung isang pair ng sapatos. Like kung yan, bibili mo yan dito, magkano yan? Nagre-range siya ng 8,000 pesos free shipping. Halos pareho rin ng retail. Retail, opo. Anong classification yan? Top quality po ito ng unauthorized pair. Ayan guys, so lilinawin ko lang sa mga nagtatanong sa akin dyan. Kung yung tinatawag ba na unauthorized authentic is legit pair din, actually hindi po. Hindi po natin sila matatawag na authentic kasi totally hindi po talaga sila authentic. Hindi po talaga sila gawa ng mga brand, nakilalang brand ng mga sapatos. Kumbaga kinopia lang din po siya. Ayun. Saan gawa yan? Sa China po. China rin, no? Ayan, at lilinawin ko na lang nga din pala. Meron kasi mga nagtatanong kung ano ba pinagkaiba ng made in Vietnam at made in China na sapatos. Lilinawin ko lang po, wala po. Okay, lahat po ng mga original fake na mga sapatos sa China lang po talaga yan ginagawa. At meron doon talaga ng mga factory na gumagawa ng fake at mga legit na sapatos. Excuse me. No, ano gusto mo? Expo sa iba yan? Kasi nabalitaan ko yung Tegeta. Hindi, huwag na po. Yan. Hindi, wala po. Information lang about sa mga fake ng mga sapatos. Pero guys, hindi ko ina-allowed sa inyo na bumili kayo ng mga fake na sapatos. Kung may pambili kayo ng mga legit pair na sapatos, bumili po kayo. Pero kung nandun lang kayo sa average people na kailangan mong i-feed yung family mo, try mo yung ibang way para makapag-bili ka ng mga klase ng sapatos. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino talaga afford makabili ng mga legit na sapatos. Pero ikaw mukha kang yayamanin, no? Pag walang tingin sa'yo, hindi akalain na nakasunod ka ng fake. Nasa itsura lang to. Hindi na may mga tatong pa yan, no? Naniwala ka na sa akin, ha? Naniwala ka na sa akin. Kala mo, rockstar, eh, oh? Kala ka na sponsor mo ako, ha? Tira natin yung mga sneakers nila. Si Kenny, anong sneaker mo ngayon? Air Max 98 po from Boss Jones. Ayan po, saan ako po ito? Hello, ikaw po. Naman, anong sneaker ano po? Ano po ito? Ano po, Jordan po, future yata. Hindi ko po alam eh. ikaw? Stan Smith lang po, ano lang. Stan Smith. Fake din yan? Fake lang po. Okay. Ikaw? Yeezy Boost 350 na static and reflective. Galing siya sa Metro Mercado and shout out. Ayan, ito. Baka may alien ka na niyan, ha? Wala pa naman. Wala pa. Wala pa. Ayan. Tingnan mo naman ang details, guys. Hindi mo mapagkakabal ang fake. Shout out sa Metro. Ikaw naman, anong mga sneakers mo? Original. Oh. Ito ang kaisa-isang Dalang mahirap lang kasi pagka OEM vlogger kami sa napagkakamalan yung shoes ko. Oh. Fake na rin, yun ang mahirap sa amin. Ganon? Opo. Oh. Pero naman, di ba? Oh, yung suot mo naman minsan, yung mga mukhang mamahalin talaga. Mostly po talaga yung suot ko. Ano? Oh. Original. Okay na naman sa'yo, kasama mo mga boys lahat. Walang girls masyado. Okay lang naman, mababite po sila lahat. May boys din po yan. Ipapatulpo ko sila pag may ginawa. Ipapatulpo po sila, ha? May boys din po yan. Okay, oh, ikaw naman, anong sa'yo? Air Force 1 po na ako, fight na ghosting. Nax, the 10! Guys, ha? Nakasuot ng the 10! Ginaw ko lang po yung...
sa mga nakapapanood na itong vlog na to, balininaw ko lang, yung suit ko po is off-white na ano lang po, fake lang po siya. Fake lang. Kasi, pero hindi naman namin kayo pinipilit na bumili ng fake kung may pambili lang naman kayo ng mga legit. Pero kami po ay nagano lang, nilinaw lang din namin na hindi kayo namin pinipilit talaga bumili. Kumbaga kami nagpro-promote lang kami sa mga hit dyan sa amin ng mga fake, so yun na, no, bali hindi ko, hindi namin talaga kayo pinipilit na, pinuforce na bumili talaga ng fake. Saka syempre, kung ano lang yung kaya mo talaga namin, ng budget mo, di ba? Kasi yan? Sa ngayon, sa panahon ngayon, is di mo na kailangan talaga or practical na ngayon yung tao ngayon. So kung meron naman sila pambili ng original talaga, is mag-legit kayo, yun. Yun yung masabi namin. Dream nyo rin talaga na eventually one day, makabili rin ng mga legit na, opo. No? Actually, ako ang pinakagusto kong pair talaga is yung Jordan 1 na black toe, ayan, na legit na black toe. Yun isa sa mga dream pair ko. At yung Vans Fear of God, DX95, yun yung pinaka, yung simula talaga lumabas yung sapatos na yun talaga yung pinaka dream pair ko. And I'm sure ako mabibili ko yun. Tiwala lang. Sigurado yan. Ikaw naman, anong dream sneakers mo? Simple lang po, Sir Julius. Bali, yun talagang pinaka dream shoes ko talaga. Ito yung J1 Travis Scott. Yun talaga yung dream ko talaga na shoes talaga. Tis-tis muna. Diba? Candy, ikaw ano dream na sneakers mo? At J6 Travis Scott. Ayun, nakita ko nga po dun sa Tasek. Pili mo na! Gusto ko buka motel! De, shoutout na lang sa Suelas Pinas. And, nawa ay mabahagiyan niyo ako ng J6 na Travis Scott. Oh, why not? Diba? Siguro mas magandang tanong na lang po kung anong sneakers yung isusuot ko habang buhay. Parang tinanong din kay Big Boy Cheng. Opo. Tinanong siya kay Big Boy Cheng. Siguro para sa akin po, Air Force One. Kung papipiliin ako ng shoes na susuot ko habang buhay, walang hubaran, Air Force One. Ano klase Air Force One? Yung all white po, triple white, yung classic lang po. Oh, okay. O ikaw, anong dream mo? The sneakers? Dream shoes ko is, ayan na, nagbigay na rin sa akin na shoutout kay Uncle Antay Swaggy. And nabigay niya na rin yung pair ko na Jordan 1 homage to home. Sino yan? Sino yung Uncle Swaggy na yan? Ayan yung ganito. Kamag-anak ba ni Lolo Swaggy yan? Awesome. Awesome. Kung bibigay mo sa akin awesome? Yan. Awesome? Awesome. Kala ko wholesome eh. Kung bibigay niyo sa akin yan, ang ganda dyan. thank you kay Uncle. Thank you Uncle ha. Ikaw naman, anong dream sneakers mo? Sa akin po, ano lang, Jordan 1 lang. Jordan 1. Ano klase Jordan 1? Yung band po. Kasi hindi po malalaos talaga yun. Doon talaga nagsimula na. Pag suot mo yun, malala. Yung band, no? May patay rin itong band? Ano po? Parang wala, ano? Wala kami na ito. Kasi ban po siya. Okay, ban siya, no? Dream din siyempre nila ay makabili din sila ng mga legit na sneakers sa balang araw. Pero for now, ito na yung kanila ma-afford eh. What about ikaw? Ano tingin mo rito sa issue na ito? Kasi may mga nambabash, no, nagagalit. Bakit daw pinopromote yung mga fake na sneakers? Sabi sa akin naman, wala naman ako masasabi sa inyo. Kumbaga, ang mundo sobrang balanse. Eh. Mm-hmm. May kayang bumili ng legit, meron taong hindi kayang bumili ng legit. Kumbaga, respeto na lang natin yung isa't isa, guys. Kasi yun naman yung importante. Wala kung legit or fake ba yung gamit mo as long as na masaya ka dun sa nabili mong sapatos. Yun lang naman yun. Okay. At napakalayo ng price ng legit sa OEMs. No? Katulad nito, ito meron sila mga dinala rito ng mga sneakers na sa unang tingin, akala mo talaga puri. Oh, like ito, for example, nalalabas lang a few days ago, meron na sila. Gently, saan mo naman nakuha to? Shoutout sa Suelas Pinas. Ayan. Sige. Pagmasdan yung may cake, gano'n ko solid yung item nila. Ayan. Mapashrug niya dito, yung toe box niya, yung corduroy na materials, yung midsole niya, yung may pagka beige, at syempre yung outsole niya. Ayan. Gum sole. At syempre, pag binuksan mo yan, may pumasok pa yan, ha? Ayan, iska yung pumasok niya, meron din na yung Suelas Pinas, napaka-solid. At syempre, natatanggal din yung shag na yan, yung cover lace na yan. Ayan. At ultimo yung pinaka-code niya dito. Ayan. Pag sinerch niya sa Google, lalabas to. Mismo itong item na to. Ganun kalupit ang mga Suelas Pinas, ano? Yun. Napaka-solid. Gently, ang tanong, saan mo nakuha yan? Uy! May humahabol! Oh, ito, yung kasalanan dito eh. Oh. Kumanta dito yung mga tropa eh. Hello po. Albert! Anong channel mo? Promote mo yung front channel mo. Albert Junior Bullion po. Yeah, no. Pero kung bibili mo yan, magkano price yan? Siguro nasa 8K.
Pero sobrang mahal po ng resale po nito. Abot po ng 500 to 750 yata. Dollars? Hindi, mga yun, naglalaro na sa 30 to 40,000 pesos. Ayan o. Ganun ho ang halaga ng legit na ano Air Force One na Tactus Jack. Resell yun. Pero yung nilaunch nila yan, mga 10,000 plus. So halos pareho din pala sa OEM yung ano yung price. Dahil nga po, tumugma na po kasi siya sa resell eh. Kumbaga wala ka na po mabibili sa market na sunod sa mall, ganyan. Wala na siya. So ibig sabihin, mas kung ano, tumayar na siya sa presyo ng original. Dahil sobrang hirap na po talagang hanapin ito. Kung bumibili kayo ng original nito, yun nga po ito sinabi nyo kanina, 30 to 40 to 50, pataas na po yan. Ang mayaman na lang talaga, no? Oh, hindi na ma-afford ng mga ano ordinaryong tao. O, meron tayong mga stickers dito na nilatag. Sige, isa-isay natin. Ano na po mga ito? Paliwanag nyo. Start po muna dito sa pagmamalakipan na tayo ng aking pinakaunang pair ng Jordan 1 Travis Scott, mga idol. At galing nga pala to kay Metro Mercado. At shoutout nga po pala. At isa nga po pala si Metro Mercado sa sponsor din po namin ni James. Ayan. Shoutout na rin po sa inyo. At sa kanila rin galing itong unauthorized pair namin na to. At ayun, mga idol, alam nyo naman yung presyuhan nito ng resell. Umabot siya ng 70 to 100,000 resell price ng Jordan 1 Travis Scott. At ayun, si James naman. Para dito sa Yeezy Boost 350 na static non-reflective, ayan, medyo mataas din yung resale price. Kumbaga parang sabihin na natin 20 pataas, wala ako nun. Ito pagkano to? Ito nasa 5,000 lang. Guys, so 5,000 nga po pala ano, 7 to 8,000 din po. 7 to 8,000. Pero pag bibilin mo yan, yung mga legit dito, naglalaro sa 70 to 100,000 plus. Depende pa sa size yun. Depende sa size, no? Ito, napansin ko rin to, no? MCA, Virgil Abloh. Ang itsura niya, medyo halata ng konti, no? Pero kung untrained yung mata mo sa pagtingin ng mga legit, mapagkakamanan mo talaga ng legit. But yung color kasi niya very pale, no? As may mga, ano, flaws dito sa sides. Pero kikita niyo, hindi siya perfect, no? Matikas yung kanyang tongue. Ayan. Tapos itong, ano, itong tago rito, yung swoosh niya. Parang ganito, parang natatanggal. Yung swoosh niya po hindi talaga similar sa mga legit na mga MCA na Air Force One. Oo. Sa kulay pa lang po. Sa kulay pa lang mahalata mo na legit or hindi yung isang pair. Oo. Dito, first impression pa lang. Ako sa tank ko nakita eh. First impression ko sa tank talaga. Hindi. Pero po kung yung anong gagawin niyo po ito. Kita yung pagkakaanin. Oo. Chris. Oo. Ayan o. Okay naman siya. Malambot siya. Oo. Pero pag tinignan mo, hindi natin kasi dala rito yung original, no? Pero kung titingnan natin, siguro makikita mo rin dito iba mga flaws ng sneakers. Hindi po talaga nila yan makukopia talaga ng totally 100% hindi po talaga po. Hindi po nila gagawin yun kasi may mga tao talaga na manluloko na iahalo nila yan sa mga legit. So yun po yung siguro na iniiwasan nila. Yun ang maganda. Pag hinalo nyo na kasi sa legit, yung mga fake na sneakers, eh, niloloko nyo na talaga ang tao. Kasi sila naman, dinedeclare talaga nila eh, na fake yung mga sneakers na kanilang binavlog. At yung mga binibenta sa mga stores na pinupunta nila. Saka ang layo ng price, guys, no? Like ito, magkano? 2,500 po, nag-range lang. 2,500 lang? Eh, pag bibili mo yung legit nito, 100,000 pataas. Yan, pinag-range. 150. Oh, tapos yung binlog natin, di ba the other day, yung kay Big Boy Cheng, initurahan ng artist, na binili Big Boy Cheng, 7,500 euros. Equivalent to almost half a million pesos. Parang kasi, ito, 2,500. Layo na presyo. Ang layo, grabe. Ano pa mga sneakers nito? Ano naman ito? Yeezy 700 na Wave Runner. Mm-hmm. Bali, sa Cartimar, isunahan ko na kayo. Mabibili mo lang siya ng 1,800 pesos. Magkano legit yan, bro? So magkanong legit nito? Mga 20 plus, di ba? Yes, guess natin yun. Wala ako nun. So hindi ko afford yung legit dun. So yan, ito lang afford ko yung OEM ng Yeezy 700 na to na Wave Runner. Kung pinagbibenta po sa inyo sa online na parang sa tingin nyo isobra po yung presyo. Yung po. Like kunwari, yung ganitong sapatos, example lang natin sa Yeezy na OEM, binibenta na 6,000 pero OEM siya, huwag po kayong bibili. Kasi ang presyuhan nito sa Cartimar, siguro aminin na lang natin, boss. Nag-range lang siya ng 1,500 hanggang 1,700 pesos. Pero kung bibentahan kayo ng halagang 7 to 10,000, ganyan, 3,500, ganyan, mali pa rin po yun.
Sa presyo. Kasi sinabing legit. Sabihin 20,000 plus. Ang siguro po, mas maganda po tayo na bumili dun sa trusted po talaga ng online seller. Kunwari, may mga review naman po na maganda na kumaga solid yung nabili ko dyan. May mga puso man po na ganun. Pero kung sa tingin mo naman na hindi, wala kang tiwala, mas maganda na siguro pumunta ka na lang sa mismong store na nagbebenta talaga ng original. Like dito sa Stickers and such. Parang ang nagiging magandang advantage nga nun is nabibigyan ng education purpose yung mga tao na ganto na fake ito kaysa lokohin kayo kasi kami nagbablog kami ng fake. Pag fake talaga. Kaya ayun yung dalawa yung parang nilalaman lang nito is yung common sense and awareness. Ma-aware yung mga tao na fake yun na hindi yun original. Kasi kapag sinabi na original yun tapos fake naman, yun yung lalabas na mali. Kaya yung parang nagiging benefits din ng pagbablog namin, nakakatulong kami sa tao na alamin kung ano yung fake at saka yung original na binibenta. At syempre, hindi kayo uuwi na walang daladala, di ba? Oh, yun. Meron tayong mga t-shirt na ibibigay sa kanila from Sneakers and Such and Styled. Thank you. Ayan, saka mga shoe cleaning wipes. Kailangan nyo yan sa mga sneakers nyo. And itong Clyde pala is available now at Sneakers and Such and Styled dito sa Shangri-La Mall sa Mandaluyong. So guys, subscribe nyo sa mga channel nila. And post your comments below. Peace lang tayo ha. Baka may mga galit dyan ha. Bawal magalit kayo ha. Support lang. Filipino vloggers. Thank you guys ha. Thank you sir. Thank you sir. Yes sir. Thank so, you. Bye guys. Bye for now. See you. Subscribe.